Ang Send the Light Ministry sa isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ako po ay nakatitiyak na habang ako'y inyong pinakikinggan, ay walang salang may mga kabigatan kayong pinapasan at dinaranas ngayon. Maaaring ito'y pangangailangan sa malaking halaga ng pananalapi, kagalingan ng may sakit na mahal sa buhay, o suliranin kaya ng inyong kaugnayan sa kamag-anak o ibang mga taong pinakikitunguhan. Likas na yata talaga sa atin ang makaramdam ng labis na pagkabahala sa tuwing sasapit ang matitinding pangangailangan at krisis. Nakalulungkot kong minsan na dahil sa ating mga pagkukumahog na agad makahanap ng mabilisang lunas para sa ating mga problema, tayo'y lumalagpak sa mga maling pamamaraan at nahuhulog sa mga bitag ng tukso at kasamaan. Ang tawag diyan ng mga matatanda ay kapit sa patalim. Ito'y gawain ng mga taong wala ng ibang maaasahan at malalapitan. Sa kabilang banda, ang tunay na Kristiyano ay di kumakapit sa patalim tuwing panahon ng kahirapan dahil mayroon siyang amang makalangit na lubos na maaasahan. Sa banal na Biblia ay may maiinam na payo ang Diyos para sa kanyang mga anak na dumaranas ng kagipitan. Ang mga ito'y ipapahayag ng ating tagapagturo, si Brother Rodel Malyari. In Psalms number 37 verses 1 to 9, the Bible says, "Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth." Psalms 37 verses 1 to 9. Kung atin pong ililiwat sa Pilipino, ang nabasang bahagi ng kasulatan ay ganito po ang ipinapahayag. Huwag kang maghihimutok sa ganang sarili mo nang dahil sa mga masasama, ni huwag kang mainggit laban sa mga manggagawa ng kasamaan, sapagkat sila'y dagliang maglalaho katulad ng damo at matutuyo na gaya ng luntiyang halaman. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti upang ikaw ay mananahan sa lupain at tunay na ikaw ay pakakainin. Masiyahan ka rin mismo sa Panginoon at kanyang ipagkakaloob sa iyo ang mga pagnanais ng iyong puso. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka rin sa Kanya at papapangyarihin niya ito, at kanyang ilalantad ang iyong katwiran gaya ng liwanag at ang iyong kahatulan gaya ng tanghaling tapat. Magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng may katyagaan para sa Kanya. Huwag kang maghihimutok sa ganang sarili mo nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa taong nagsasagawa ng masasamang pakana, magpigil ka sa pagkagalit
at talikdan mo ang pagkapuot. Huwag ka maghihimutok sa ganang sarili mo upang gumawa sa anumang paraan ng kasamaan, sapagkat ang mga masasama ay maglalaho, ngunit yaong naghihintay sa Panginoon, sila'y magmamana sa lupa. Pag-aaralan po natin ang temang may kinalaman sa Biblical Counsel for Troubled Christians. Mga biblical na payo para sa mga nababagabag na Kristiyano. Hindi kaila sa karamihan sa atin ang kaalamang ang mga taong naaburido sa buhay ay palagiang itinatanong ang pamilyar na katanungang, bakit ba nangyayari pa ang masasamang bagay sa mabubuting tao? Bakit ba naghihirap at nagtitiis ang matutuwid samantalang sila'y pinagkakaitan ng mabubuting bagay sa buhay, ang masasama naman ay sumasagana at sumusulong sa kanilang buhay? Bakit pa nangyayari ang terrible at malulungkot na pangyayari sa buhay ng Kristiyano? Kapag nangyari po ang mga nabanggit sa isang mananampalataya, ano ba ang kanyang dapat gawin? Sa ganang akin po na inyong kaibigan at manggagawa, sa halip na siguro na maghimagsik ang isang mananampalataya o dili kaya naman ay sisihin ng Diyos o kaya'y maglubalob sa pagkahabag sa kanyang sarili samantalang siya'y tumitingin at naiinggit sa ibang mga tao, ay karapat dapat lamang na siya'y tumingin, umasa sa Diyos at sundin ang kanyang payong napapaloob sa ating pag-uusapang bahagi ng kasulatan. Ang 37 salmo'y naglalaman ng mahuhusay at biblikal na payo para sa nanlulupaypay at naliligalig na mananampalatayang Kristiyano. Ano ang dapat gawin sa panahon ng pagkaligalig at ng kahirapan? Ayon sa Psalms 37 verses 1 and 2, "Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb." Psalms 37 verses 1 and 2. Huwag kang maghihimutok sa ganang sarili mo nang dahil sa masasama, ni huwag kang mainggit laban sa mga manggagawa ng kasamaan, sapagkat sila'y dagliang maglalaho gaya ng damo at matutuyo gaya ng luntiang halaman. In the King James Bible, to fret, F-R-E-T, to fret means to complain and murmur endlessly. Ang pinakakatumbas po niyan sa Pilipino ay yung maghimutok o yaong magmaktol, magreklamo ng walang humpay. Yan po ang payo ng banal na kasulatan na huwag po tayong magmamaktol o maghihimutok, lalo na pa kung ating nakikita ang mga manggagawa ng mga illegal na mga aktibidades o mga immoral na gawain na sila ay sumusulong, gumiginhawa o maasenso sa kanilang buhay. Ayon po sa banal na kasulatan, the first counsel for troubled Christians is fret not. Huwag magmamaktol, huwag maghihimutok at titingin sa ibang mga taong manggagawa ng masama habang sila ay gumiginhawa. Ang gayong paghihimutok ay naranasan maging ng salmista nung siya'y nagmasid sa mga taong hangal at hindi naman makadiyos, at nakita niya na sa kabila ng kanilang gawaing masama, sila po'y sumagana at umasenso. In Psalm 73 verse 3, ang sabi po ng salmista, "For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked." Psalm 73 verse 3. "Sapagkat ako'y nainggit sa mga hangal nang makita ko ang kaunlaran ng masasama."
Kung tayo po ay may buhay na relasyon sa buhay na Diyos sa panahon ng kagipitan at ng kahapisan, ipinapayo po ng salita ng Diyos in Psalms 37 verses 1 and 2 na sa halip na magreklamo at magbulong-bulungan ng walang humpay, tayo po ay masiyahan at mapayapa kung ano ang taglay natin na pinagkaloob na ng una ng Panginoon sa atin. Ika nga, count your many blessings, name them one by one. Bilangin mo ang iyong napakaraming pagpapala at biyaya na nagbuhat sa Panginoong Hesukristo nung ika'y sumampalataya sa Kanya. Sana po ay magpigil tayo at iwasan ang pagkahabag sa sarili, lalong higit ang panlalamig at paglayo sa Diyos sa panahong kung kailan natin siya kailangan. Mga minamahal na kapatid, ang iyong isipin, ipokus mo ang iyong atensyon kung ano ang taglay mo na ngayon nang dahil kay Kristo at matatamo pa sa hinaharap nang dahil na rin kay Kristo. Huwag tayong masyadong mag-focus sa mga bagay na wala sa iyo at pagkatapos iahambing ang kalagayan mo sa mga masasama na mayayaman at umuunlad sa kasalukuyang masamang sanlibutang ito. Ayon sa Apostol Pablo in 1 Corinthians 1:26, "For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called." 1 Corinthians 1:26. Sapagkat nakikita ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kung paanong hindi ang maraming marurunong na tao ayon sa laman, ni hindi ang maraming makapangyarihan, ni hindi ang maraming maharlikang tao ang tinawag. Aminado maging ang dakilang Apostol Pablo na tayong mga Kristiyano dito sa lupa ay hindi mapapabilang sa mga makapangyarihan, sa mga marurunong, sa mga dakila, kundi bagkus tayo'y magiging aba sa mata ng mga taong makasanlibutan. Kung kaya ipinapayo po ng salita ng Diyos in Psalms 37, 1 and 2 na huwag po tayong magmamaktol at maghihimutok sa ating abang kalagayan dahil hindi po ito ang tunay nating daigdig at magiging tahanan sa walang hanggan. Ikalawang biblical counsel for troubled Christians is trust, pagtitiwala, in verse 3 of Psalms 37. "Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed." Psalms 37 verse 3. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti upang ikaw ay tatahan sa lupain at tunay na ika'y pakakainin. Pansinin po ninyo na yung maging kontento lamang for the sake ng pagiging kontento o yung parang tayo po ay manhid na sa kahirapan ng buhay ay hindi po sinasabing sapat ang gayon. Yung basta magbata at tiisin ang kahirapan at kalupitan ng buhay dito sa lupa ay hindi po sapat. Hindi nakatutulong ang gayon. Kinakailangan na tayo po ay magtiwala ng lubusan sa Panginoon at gawin yaong mabuti sa paningin niya. Ang ibig pong sabihin niyan ay kinakailangang hilingin natin sa Diyos na tulungan tayong mag-isip ng malinaw sa pinakamainam at mahusay na pamamaraan at mga solusyon at pagkatapos ating hilingin ang kanyang pagpapala sa ating gagawin. Huwag po tayong basta-basta bibigay at mauuto ng mga mabilisan subalit masasamang mga solusyon o mga shortcut na tinatawag po ng mga matatanda na kapit sa patalim o dili kaya naman yaong bahala na system. Hindi po palagiang dahilan ang gumawa tayo ng masasama upang tayo'y makagawa ng mabuti sa bandang huli.
Halimbawa, kung nagugutom ang iyong pamilya at saka ka magnanakaw, masama po yun na ang iyong alibay ay upang mayroong kang mapakain sa iyong pamilya. Yun po ang sinasabi kong excuse to do wrong in order to be able to do right. Kailanman ay hindi magkakaroon ng mabuting mga magnanakaw, mabubuting mamamatay tao at mabubuting manggagawa ng masama. I repeat that it's never an excuse to do wrong in order to be able later to do right. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 17, "Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin." James 4:17. Kaya nga sa kanya na nakaaalam na gumawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, sa kanya'y ito'y kasalanan. Bakit hindi ka maghanap ng marangal kahit na abang trabaho gaya ng pagkakargador? Kung yun lang ang alam mo, mag-tricycle ka o kung anumang pwedeng pasukan na kahit maliit ang sweldo, pagkaraos ng maghapon ay mayroon kang kahit konting kikitain. Hindi dahilan ang kalupitan ng lipunan upang tayo'y maging kriminal para lang mayroon tayong mapakain at may bihis sa ating mga mahal sa buhay. The Bible says, trust in the Lord and do good. Huwag kang magpapauto sa diablo, sampu ng kanyang mga lingkod na nang dahil sa kagipitan sa buhay, ikaw ay mahihikayat at mauudyo kang sumama sa kanila at gumawa ng masama. Bakit pa mayroon Diyos? Upang siya'y tumulong, sumaklolo sa mga taong wala ng ibang malapitan at maasahan. Ipinapayo ng salita ng Diyos na huwag maghihimutok, subalit magtiwala sa Diyos na buhay. And then the third counsel is found in Psalms 37 verse 4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Psalms 37 verse 4. Masiyahan ka rin sa Panginoon at kanyang ipagkakaloob sa iyo ang mga pagnanais ng puso mo. And I say amen to that. To delight in God means to meditate upon His blessings, past, present, and future, and rejoice because of His presence in your life. Kaibigan at kapatid kay Kristo, ang maging nasisiyahan sa Panginoon ay nangangahulugan ng regular at madalas na pagbubulay, pagpo-focus sa kanyang naging mga pagpapala noon, ngayon, at maging sa hinaharap. At tayo magalak ng dahil sa kanyang presensya sa ating buhay. Kapag tayo po ay nakasentro at nakapokus sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, kapag tayo ay nakapokus sa kanyang kapangyarihan, kabutihan, kahabagan, pag-ibig at biyaya, tayo po ay nagkakaroon ng katiwasayan, katahimikan, at kapayapaan upang ating pong buong kumpiyansang maharap ang araw ng bukas. Ang sabi nga ng himnong Kristiyano, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future. And life is worth the living because He lives. Hanggang buhay ang Diyos, kaibigan ko at kapatid kay Kristo, walang kadahilanan kang masasabi at maiisip upang mahikayat sa masamang gawa at makalimot sa iyong pagkatakot sa Diyos. Sa ganang akin po, hindi tayo tunay na masisiyahan at magiging maligaya sa Panginoon maliban na lamang na tayo'y tunay na kumbinsido na siya'y kumakalinga, nagmamalasakit at napakalalim ng kanyang pag-ibig sa atin. Ayon sa Romans 8:32,
He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Romans 8:32. Siya na hindi pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ipinagkaloob siya para sa ating lahat, paano bang hindi siya nakasama niya ring magbibigay ng walang bayad sa atin ng lahat ng mga bagay? Ito po ang pinagpalang daan at katiyakang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos na kung ang pinakaiibig niya at pinakamahalagang anak na si Jesucristo hindi ipinagkait upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng pagkakataong makaiwas sa apoy ng impyerno at sa kaparusahang walang hanggan, lalong higit hindi po'y pagkakait sa atin ng nagmamahal na Panginoong Diyos ang lahat ng ating mabuting ninanais at kinakailangan. And then God's fourth biblical counsel for troubled Christians is commit. Commit, ipagkatiwala, ilagak sa kanyang mabuting kamay. At yan po'y ating makikita in Psalms 37 verses 5 to 6. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Psalms 37 verses 5 to 6. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka rin sa Kanya at papapangyarihin niya ito. At ilalantad niya ang iyong katwiran gaya ng liwanag at ang iyong kahatulan gaya ng tanghaling tapat. Kapag mayroon po tayong malalim at tunay na pagkakatiwala at kasiyahan sa Panginoon, tiyak na magkakaroon ng lubusang pagkakatiwala sa Diyos mismo ng ating mga sarili, ng lahat ng ating mga lakad, pamamaraan, mithiin, layunin at ambisyon, mga pangarap sa ating mga buhay. Sa ganang akin, ang isang buhay na lubusang ipinagkatiwala na sa makapangyarihang kamay ng ating makalangit na Ama ay magkakaroon ng kapanatagan at katiwasayan maging sa harap ng mga suliranin at matitinding dagok ng buhay dito sa lupa. Ayon sa 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. 1 Peter 5 verses 6 to 7. Magpakumbaba ng ganang sarili ninyo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y itaas niya sa takdang panahon. Ilagak ang lahat ng inyong kabalisahan sa Kanya sapagkat siya'y nagmamalasakit para sa inyo. And then the fifth counsel of God's Word to troubled Christians is rest. Rest. Magpahinga. In verse 7 of Psalms 37, the Bible declares, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Psalms 37, verse 7. Magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng may katiyagaan para sa Kanya. Huwag kang maghihimutok sa ganang sarili mo nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad dahil sa taong nagsasagawa ng masasamang pakana. To rest in the Lord means to relax in quietness and confidence in God. Ang magpahinga sa Diyos ay nangangahulugan na tayo po sa kalagitnaan ng anumang kabigatan at suliranin ay atin pa ring nare-realize, nararamdaman ang katiwasayan at kapayapaan ng puso at isip nang dahil mayroon po tayong kumpiyansa sa Diyos na gagawa't gagawa siya ng paraan bilang ating mabuti at makalangit na Ama.
To rest means a positive sense of security that is brought about by a wholehearted committal unto the Lord. Mayroon po tayong hindi may paliwanag subalit positibong pakiramdam ng katiwasayan at seguridad ng dahil po sa ating taus-pusong pagkakatiwala ng ating kalagayan at buhay sa Panginoon. Kung tunay na nga na ipinagkatiwala na natin ang ating mga kaluluwa sa Panginoon Diyos, bakit po hindi tayo magkakaroon ng sakdal na kapayapaan ng isip at puso hinggil sa ating mga pangangailangan at suliranin? Tinitiyak ni Propetang Isaias in Isaiah 26 verse 3 ang ganito, "Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusteth in thee." Isaiah 26 verse 3. Iyong iingatan siya sa sakdal na kapayapaan na ang kaniyang pag-iisip ay nakatuon sa iyo dahil siya'y nagtitiwala sa iyo. Ang mamahinga sa Panginoon ay nangangahulugan na sa halip na mag-concentrate po tayo, mag-focus sa kadakilan ng problema, sa Diyos po tayo mag-focus at ituon ang ating mga puso at isipan. Ito pong rest in the Lord ay nangangahulugan ng kapahingahan para sa ating mga puso, isip at lalong higit para po sa ating mga kaluluwa. Ayon sa Panginoong Jesus in Matthew 11 verses 28 to 30, sinabi niya ang ganito, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Matthew 11 verses 28 to 30. Lumapit kayo sa akin lahat kayong napapagal at nabibigatang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mangatuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba sa puso, at kayo'y makasusumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang aking pamatok ay malambot at ang aking pasanin ay magaan. Ganyan po ang ipinangako ng Panginoong Hesukristo sa mga taong hindi titingin sa kabigatan ng kanilang pasanin, kundi bagkus sa kanya lalapit upang magtamo ng saklolo. My dear Christian friend, rest in the Lord, for the battle belongs to Him, not us. Ang sabi nga ng propeta, "Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord." Ang pang-anim pong biblical counsel for troubled Christians is CEASE. CEASE, as in stop o yung magpigil. In Psalms 37 verse 8, the Bible says, "Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil." Psalms 37 verse 8. Magpigil mula sa pagkagalit at talikdan ang pagkapuot. Huwag kang maghihimutok sa ganang sarili mo upang gumawa ng anumang masama. Kung tunay nga, kaibigan at kapatid kay Kristo, na ang iyong lubos na pagtitiwala ay suma sa Panginoong Diyos na, magpigil ka kung gayon sa pag-asa at sa pagdepende sa ibang mga tao o sa iyong sarili man. Wakasan mo na ang pagbubulong-bulungan, ang pagmumura sa iyong saloobin, maging ang pagkagalit o yung balak na ikaw ay magiganti ng dahil sa ginawang masama sa iyo ng ibang mga tao. Ang pagbubulong-bulungan, ang paghihimutok, ang pagkapuot at pagkagalit, maging ang mga psychologists o ang ating mga scientists sa kapanahonang ito
ay sasang-ayon na ang gayong uri ng masasamang emosyon ay hindi nakabubuti sa iyong puso at sa iyong pangkalahatang kalusugan. Ang gayon ay higit lamang na magdadagdag ng kabigatan at magpapalala pa sa miserableng buhay na iyong dinaranas na at lalo pang palalalain ang iyong sitwasyon. Sana po'y maging matatalino tayong mga tao na malilinaw pa rin ang pag-iisip sa panahon ng mga krisis at trahedya. Gawin po natin nawa ang lahat upang mapaglabanan at mapigil ang laman sa pangingibabaw sa ating sitwasyon. Sa halip na hahayaan po natin ang laman na siyang sumakop sa atin at pagkatapos ay maghari ang pagbubulong-bulungan, ang init ng ulo, ang pagkaaborido, ang puot, pagkagalit, paghihiganti na parang wala kang iniwan sa isang bulkan na malapit na sumabog. Sa halip na hahayaan po natin ang laman na gawin sa atin ang gayon, bakit hindi po tayo lumuhod magpakumbaba sa harapan ng Diyos, aminin ang ating kahinaan at sa ganang kapangyarihan niya tayo umasa. Huwag po nating hahayaan ang mga gawa ng laman na siyang mangibabaw, kundi sa halip ay pahintulutan ang Espiritu ng Diyos na magkaroon ng puwang sa ating gipit na kalagayan. In James 1:19-20, the Bible says, "Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God." James 1:19-20. Kaya nga, aking mga iniibig na mga kapatid, hayaan ang bawat tao'y maging maliksing makinig, mabagal magsalita, mabagal mapuot, sapagkat hindi ginagawa ng pagkapuot ng tao ang katuwiran ng Diyos. In other words, kung tama ang ating nabasa at narinig at alam ko pong tama, walang nagagawang mabuti kung bibigyan nating daan ang laman at kanyang ihahayag ang puot at galit ng tao na higit pang magpapasiklab, kumbaga sa apoy ng napakaalab sa ating buhay. Let the Spirit of God deal with you and guide you in the way that you should go. The Word of God says, "Cease from anger and forsake wrath." Tigilan na po natin at sa tulong ng Panginoon ay atin pong mapanagumpayan at tayo ang mangibabaw, kumontrol sa ating emosyon, lalong higit ang pagkapuot at pagkagalit. At pampito at panghuling biblical counsel for troubled Christian is wait. Wait. Maghintay. At yan po'y ating makikita in Psalms 37 verse 9 na ganito ang ipinapahiwatig sa atin. "For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth." Psalms 37 verse 9. "Sapagkat ang mga masasama ay mapaparam, ngunit iyong mga naghihintay sa Panginoon ay kanilang mamanahin ang lupa." At ang dagdag pa ng Psalms 37 verse 7a, "Rest in the Lord and wait patiently for Him." Psalms 37 verse 7a, "Magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng may katyagaan para sa Kanya." The Bible says, "Wait patiently for Him." At ang Him po na tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. The emphasis is on the word patiently. Napakahalaga po niyan dahil pagkatapos po nating may pagkatiwala na sa Diyos at makapangyarihan niyang kamay ang ating sitwasyong malala,
at tayo'y nagpigil na mula sa makasarili at makataong mga palpak na solusyon, palagi yan pong naroroon kahit tayo'y nagtiwala na sa Diyos, naroon pa rin ang panganib at posibilidad na tayo'y manlupaypay at manghinawa sa paghihintay sa Kanya. Kung kaya iniengganyuhan po tayo ng salita ng Diyos na maghintay ng may lubos na katyagaan at pagbabata, dahil kadalasan kaysa hindi, ang saklolo at solusyong magmumula sa Diyos ay hindi darating sa kapanahunang tayo mismo ang nagtakda. Ngunit ang katotohanan ng sabi ng banal na kasulatan, sa takdang panahon ng Panginoon ay ginawa niyang magagaling, mahusay at napakaganda ang mga bagay-bagay. He made all things beautiful in His own timing. Ayon sa Galatians 6 verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Galatians 6 verse 9. At huwag tayong mahapo sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang kapanahunan ay aani tayo kung hindi tayo manghihina. At sa isa pang talata na mula sa Hebrews 10:36 ay ganito po ang tagubilin, "For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise." Hebrews 10:36. "Sapagkat kayo'y may pangangailangan pa sa katyagaan upang pagkatapos ninyong magawa ang kalooban ng Diyos, kayo naway tatanggap ng pangako." May isa pong mga ngaral na aking naringgan ng ganitong pantas at marurunong na pananalita. "God's work done in God's way will not lack God's support." Ang gawain ng Panginoon, maging ang iyong buhay, kung iyong isasagawa ang mga pamamaraan ng Diyos ayon sa kapanahunan ng Diyos, ay darating at makakamtan mo ang iyong minimiting solusyon at saklolong mula sa Diyos. God assures us that they that patiently wait upon Him shall be strengthened with power from on high. Tinitiyak, ginagarantiya sa atin ng mabiyaya at mapagmahal na makalangit na Ama na silang mga naghihintay ng buong katyagaan sa Kanyang saklolo ay magtatamo at mapapalakas ng kapangyarihang makalangit. Ayon po sa Isaiah 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Isaiah 40 verse 31. Ngunit sila na naghihintay sa Panginoon ay magpapanibago ng lakas nila. Sila'y papailan lang na may mga pakpak gaya ng mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. At sila'y maglalakad at hindi manghihina. And so my friends and brethren in Christ, we have seen that God's biblical counsel for troubled Christians is found in the following Bible words. Fret not, huwag kang maghihimutok. Trust, magtiwala ka sa Panginoon. Delight, masiyahan ka, maging maligaya sa Diyos. Commit, ipagkatiwala mo, ilagak ang iyong sitwasyon sa ating makalangit na Ama. Rest, mamahinga ka at magkaroon ng katiwasayan sa ating tagapagligtas. Cease, magpigil ka sa anumang uri ng pagkapuot at pagkagalit na lalo lamang magpapalala sa iyong sitwasyon. And then wait, maghintay ka lang at tiyak na darating ang saklolo ng Diyos at Kanyang ipapamalas ito sa iyo.
Giliw na tagapakinig, sa bawat suliranin o krisis sa ating buhay, palagiang naririyan ang tamang daan at ang maling daan ng paglutas sa ating mga suliranin. Huwag nawa po tayong magkamali patungkol dito, lalong higit kung tayo nagsasabing mga makadiyos at mga taong may pagkatakot sa Panginoon. Sa susunod na pagkakataon na ikay mahaharap sa kaligaligan at kaguluhan, huwag kang titingin, kaibigan ko, sa ibang mga tao at mainggit sa kanilang kaginhawaan. Bukod dito, huwag mong tingnan ang iyong sarili at mahabag ka sa ganang iyo. Sa halip, tumingin ka at lumapit sa Panginoong Hesukristo. Kagalakan ng Panginoon na masaklolohan ka at matulungan sa gipit mong kalagayan dahil siya'y tunay na umiibig at nagmamalasakit para sa iyo. Ito po muli ang inyong kaibigan at kamanggagawa kay Kristo Jesus, si Brother Rodel Malyari, na nagpapaalala sa isinasaad ng tanyag na awiting Kristiyano, Trust and Obey, for there's no other way. Magandang araw po, sumayin niyo ang biyaya, kahabagan at pag-ibig ng ating Panginoon at tagapagligtas. Hanggang sa muli, God bless you. Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.